Hi guys! So for today's video, i-vlog ko ngayon kung magkano yung electric bill namin sa Meralco. Gamit ang aming split type AUX aircon. So bago ang lahat guys, please subscribe and click the notification bell for more videos. Okay, intro. Intro muna tayo guys. Intro, pasok! Okay, so ngayon, sasabihin ko sa inyo kung magkano naging bill namin sa aming AUX aircon. Actually, naka-off siya ngayon kasi pinalinis ko yung filter niya. Dapat guys, palilinis niyo yung filter niya every week para hindi siya ganun kadami ng alikabok. Tsaka hindi ganun kabilis dumumi yung mismong aircon ninyo ha. So, every week dapat pinapalinis. So, napakadali lang naman gawin ang paglinis ng AUX split type aircon. Iba-vlog ko na lang din sa inyo guys kung paano yung paglinis nung as na ating filter dito sa AUX aircon namin. Next video ko na lang i-introduce yun. Kasi meron nag-comment doon sa aking video ng AUX kung magkano daw yung naging bill namin sa aming aircon. Kung magkano yung difference ng bill at kung paano makakadipid. Okay, so yung difference ng bill namin before sa bill namin ngayon na naka-split type aircon na kami is, pakita ko muna yung bill namin before nung naka-window type aircon kami. Dito. Yan, so nandyan siya. Ang bill namin dyan ay 2,726.85. Yung dati naming aircon na window type. Diyan sa, yung pag-consume naman namin dito sa aming window type aircon is kada gabi lang. So, ino-open namin siya ng 11 PM. Kinabukasan na ng 11 AM namin siya pinapatay. So, medyo matagal din yung paggamit namin sa kanya. Then, ginagamit namin siya every night. Wala rin siyang pahinga. So, kada gabi, ganyan, ginagamit namin siya. And, ito yung result ng bill namin. So, after namin i-avail tong split type aircon, tinry namin siya ng 24 hours na naka-open, as in walang patayan, para mas malaman namin kung magkano yung tinipid, kung magkano yung dinagdag, or same lang ba sila ng bill dun sa window type. So, yung window type namin kada gabi lang, then tinry namin to ng 24 hours. And yung naging bill namin is eto. 4,029.19. Dito kasi sa bill na to is medyo may mix pa siya ng window type na aircon eh. So, hindi pa to kapanipaniwala kasi medyo meron pa kaming consume dito ng paggamit namin ng window type aircon. So, makikita nyo naman yung date niyan na from April to May. Yun yung naging bill namin. 4,029.19. Then, after nung May to June, eto na talaga yung full na naging consume nung aming AUX aircon, walang patayan for 24 hours. And yung ginagamit namin na pinaka-ano niya, temperature niya, ganun, is 20. 20 yung volume, yung ano niya, basta ganun, 20 yung temperature niya nun. Yung lamig niya dito sa bahay is 20, sobrang lamig nun. Guys, so 20 siya, tapos naka-cool, 20 cool and medium. Ang bill namin after 1 month ay eto. From May to June, 3,441.40. Yan yung naging bill namin. Yan na yung kabuuan niyang bill. As in, buong split type AUX aircon na yung gamit namin. Kung titingnan nyo naman, medyo okay naman siya compared dun sa window type. Kasi nung nag-window type kami, ang bill namin dun is 2,726.85. Kada gabi lang namin siya ginagamit. Dito kasi sa bill namin na 3,441.40 is
talagang ano to, 24 hours talaga namin siya ginagamit, then 20 yung temperature niya. Okay guys, pero may mas binaba pa yung bill namin after namin siyang gamitin, na ang ginamit naman naming cool niya is 25. Tinry namin mag 25 ng buong month pa din. Buong month siya nung June to July. Tinry namin siyang gawing 25 yung temperature, then naka-cool, tapos naka-medium. Medium din yung cool niya. Ang naging bill naman namin nung June to July dun sa 25 namin na 24 hours wala rin patayan is ito. Yan, nag-bill kami ng 3,218.71. So, nabawasan din siya. Tingin namin is kada, siguro depende sa temperature niya yung magiging bill nyo. Mas mababa, mas mataas yung magiging bill nyo. Then, mas mataas na temp, mas magiging mababa naman yung bill nyo. Kasi tinry ulit namin siyang gawing mas mababa pa sa 25 nung month of July to August. Tinry namin siyang gawing 26 na lang yung temperature niya, pero sobrang lamig pa din niya. Kumbaga, hindi mo rin talaga masasabi na mainit kasi talagang malamig. Basta walang patayan yung aircon nyo, malamig talaga yung magiging result niya. Tinry namin siya maging 26, then naka-cool, tapos medium ulit. So, yung temperature lang yung binabago namin. Tinry namin siya nung July to August. Ngayon, ang naging bill naman namin is ito. So, naging 2,786.88 na lang po siya. So, kung naka-AUX aircon kayo, try nyo siyang gawing 26 nang walang patayan. Magiging grabe yung baba niya. Kasi compare nyo naman sa dati na naka-window type kami. Gabi lang namin ginagamit, pero yung bill namin is 2,726. Unlike dito sa split type namin na 24 hours talaga siya, walang patayin siya sa buong month. Tapos naka 26 yung temperature niya, then medium, then cool. Eh halos same lang sila ng bill. Same lang sila, 2,786.88. So, ganun na lang din yung gawin nyo para mas makatipid kayo. Sir Johnny John, sana nasagot ko yung question mo. Ayan. So, yun lang po, guys. Vlog ko na lang next time yung about sa paglinis ng filter ng AUX para mas may idea pa kayo. Thank you guys for watching. Ulitin ko po, please subscribe and click the notification bell for more videos. Okay, guys, disclaimer lang po ah. So, di po tayo sponsored by AUX. Bago lang po tayo sa industry ni YouTube. Pero, AUX, baka naman. Okay, yun lang po guys. Please subscribe and click the notification bell for more videos. Bye-bye!